kikililing. Paano nga ba gagawing amazing? Wow! At sa iba, garantisadong trending? Bakit parang iba yung patty dito? Ah! Sabi ko na nga ba, mas maraming pepper. Oh guys ha, ito yung burger, ito yung kamay ko. Kung i-compare natin yan, ay nako, mas malaki pa ang burger. Ang staple ingredient sa grocery list nating mga Pinoy, bidang-bida sa back-to-back dishes na titikman natin sa iba't ibang sulok ng Rizal. Tara, Food Explorers! Dahil magsisimula na naman ang bago nating food adventure, dapat perfect din ako, hindi ko papatalo si chef. Kasama ang energetic at Gina G as in gutom na gutom na kapuso star, Shuvi Itrata. Nakatikim ka na ba ng burger na galing raw sa ibang planeta? Sa Angono, Rizal, nag-imbestiga si Shuvi sa isang burger place na may kakaibang konsepto. Don Jar Boodle Big Burger. Guys, ang tawag daw dito UFO burger dahil nga mukha siyang UFO, sobrang laki. Oh guys ha, ito yung burger, ito yung kamay ko. Kung i-compare natin yan, ay nako, mas malaki pa ang burger. Ayun naman pala, burger na mukhang flying saucer sa laki. Sa kusina ng Don Jar, nakita natin na sila mismo ang gumagawa ng kanilang burger patty for their 8-inch burger gamit ang fresh ingredients. Ano pang hinihintay natin, guys? Sabak na tayo sa gera. Gawin natin siyang pizza. Pizza na siya, burger pa siya. Oh, guys! Kasarap! Ang sarap! Yung maliliit na repolyo, tsaka yung cheese, nagme-mix siya. Pati yung kamatis, hindi siya ordinary. Pati yung patty nila, iba yung lasa. Sa mga walang kasalo sa Boodle Burger, meron din silang iba't ibang burger options dito sa Don Jar. Depende rin sa kaya mong kainin. Kung hindi naman pang UFO burger yung level ng gutom ninyo, syempre merong isang layer lang. Ang tawag dito, Don Jar single layer patty. Oh, kita nyo naman yan. Oh, ito, two-layered. Two-layered? Two layers. Two layers na patty. Kung hindi pa talaga kulang, pwede pa din talaga, nandito pa rin yung savior mo, oh. May 3 layers patty pa sila, guys. Tignan nyo yan. Yung cheese umaapaw. Hindi pa tapos, meron pa talaga isa. Guys, hindi na sila napagod. Gumawa pa sila ng ibang layer. Oh, tignan nyo naman yan, ang taas. Siyempre ako, dahil galing ako sa UFO, hindi pa ako napagod. Kakainin ko pa itong 4 layers. Oh, tignan natin kung kaya ng bibig ko, ha. Ang sarap! Chef, finally! Meron akong idea kung ano yung pinakamasarap na burger patty. Kaya naman excited na akong matikman yung burger patty mo na lulutuin. Kasi balita ko, about din yan sa patty, about din yan sa burger. So, let's get it on! Excited na ako, Chef! See you! This week, nagkita kami ni Shuvi dito sa Platinum Island Farm sa Tanay, Rizal. Timay mo muna siya. Ah, parang malunggay. Dublihin to? Yes. Oh. Yan. Ako gumawa nito! Ang farm na nag-uumapaw sa fresh and naturally grown produce at livestock. Malinis at scenic ang lugar na ito. Bagay sa campers na mahilig mag-nature tripping. Para sa una nating dish, mamimitas muna ako ng isang gulay na alam nyo ba ay pwedeng gamitin na sauce? Ito ma'am, mukhang patapos na rin yung season nyo na ito, no? Ilang buwan na ito pinipitasan. Pero makikita natin, no? Dahil matanda na or patapos na yung season nitong talong na ito, kahit maliit pa lang siyang ganito, matigas na siya. So magulang na siya. Kung makikita nyo yung loob, mature na yan. Ayan, no? Paano malalaman mature? Ayan, una-una, malalaman ninyong mature na siya kasi yung texture niya matigas, para na siyang baton talaga. Mas malambot siya pag mas bata yung puno,
Kasi normally pag gantong size, madali pang pindutin. Pero ito parang, kumbaga pag matigas, ibig sabihin nun, mature na, mas malalaki na yung buto. Yun yung kadalasang downside. Pero makakain pa rin naman. Walang dapat sayangin, syempre. Ground beef fest tayo today. Okay. So eto, marami tayong pwedeng gawin sa ground beef. And kadalasan kasi, pag Pinoy, pag nag-iihaw tayo ng karne, kadalasan yung buo-buong piraso. Okay. Actually, pwede natin siyang gawin kebab style. So tinutusok mo yan kasi kailangan kong i-grill mo yan. Yes. Para sa sauce natin. Actually, mas ito yung isa sa mga hindi rin madalas na ginagawa natin. Mm-mm. Yung talong, kadalasan main yan or side dish, mm-mm, but never as a sauce. Ito naman, ako naman dito sa ating kebab, yung ating ground beef. Tapos, season lang natin to ng salt. More? As in, maangas na pa. Sa pepper, oh, yung parang, hindi mo maintindihan sa bibig mo kung naaanghan ka ba o nagiginhawahan ka. Yung ganong klase ng level ng paminta. So yung ating ground meat, lalagyan lang natin ng ating sibuyas sa tawa. Na? So imimix lang din natin yan dyan. Bago ka mag-grill, titikman ko muna yung ating mixture kung sakto na. So habang ginigrill natin yung sample ko doon, ito lang siguro optional. Shugi, pag gagawin mo to sa bahay, yung paglalagay ng mga spices, kagaya ng cumin. Tapos ito, turmeric. Luyang dilaw. Yes. Na pinowderized. Ahalan ko na to, chef. Go! Okay na, chef. Sakto na, no? Yes. Galing. Yung talong natin, ililipat ko lang dito sa ilalim. Para pwede na tayo mag-ihaw. Papagawa ko lang sa'yo is, yung ating sesame seeds, dudurugin mo siya ngayon gamit yung address. Ngayon, pag nadurog na yan, tawag na dyan tahini. Eto, pakitakpan na dyan. Ano po? Ining. Yan. Okay, sure. Para madali siyang mabalatan. So, the moist. The steam will release the skin. So, okay na yung tahini natin. Yeah. Pwede ka na magdagdag ng kahit isang pirasong bawang lang. Okay, chef. Dikdik lang din. Okay, chef. Tapos para mas mapabilis yung pagdikdik, konting asin lang. Thank you very much. Konti. Yun lang yan. Okay? Sige lang. Tingnan lang natin yung ating kebab. Ah! May bawang. Wow! Pansin ko, chef, pagdagdag ng asin, nagkatubig. Oh. Alright. Grabe, okay, excited na ako dyan, chef. Sobrang excited na ako dyan. Okay. Pwede na natin yan lagyan na ng lime. Ating lemon. Siguro mga konti lang. Okay. Up. Sige pa? More. Okay. Pwede na yun. Just to add some freshness doon sa ating sauce. O, ito, Ineng. So, gagawin natin. Pipil lang natin yan. Break mo na ako. Oo. Actually, okay na yan. Okay na. What we'll do is, so, ito yung talong. Shoot natin doon sa ating almeres. Okay? Yun. Tapos, ididikdik natin to, chef. Dikdik, yes. Hanggang makakuha ka ng sauce. Tapos, ito, optional lang din naman. Pero lagay tayo ng konting yogurt. Uy! Check pwede natin. Pwede niyong tikman, chef. Anong pakiram? Ikaw, tikman mo. Pwede na? Masarap ng yogurt na nalagay. Yung dinagdag natin, no? Tapos yung combination, yung isang bawang na nilagay natin. Ako gumawa nito! Yeah.
Pwede na ako maging chef. Okay, ready na akong mag-asawa. Hanapan niyo na ako. Nagugulat ka din sa sibuyas. Go. Talagang magugulat ako nito. Ba't matamis? Ako, diba? Sinunog natin. So, yung proseso na yun, dahil nasunog siya, yung labas, yung loob naman, naluluto na sa steam. So, lumalabas yung pinaka-asukal. Yung... yung sugar nung... Ayaw na ayaw kong kumain ng bawang. Ay, bawang? Ang sibuyas. Sibuyas. Pero ngayon, hindi siya lasang sibuyas. Yep. Matamis siya. For next dish natin, bida pa rin natin yung ating karne ng baka. Beef. Oo. So gagawa tayo ng meatballs, pero ipapartner natin is yung na-harvest natin dito na kalabasa. Kaya mo mag-cut ng gulay? Kakat mo lang yung hatiin ko muna ng gitna. Okay. Sige, go. Ihatiin ko muna siya. Go. Sige. Para mas madali siyang mahanda. Ito naman, si-season ko na yung ating pang-meatballs. So yun nga, pag mashed potato kasi, pag patatas yung gagawin natin normally, ilalaga natin yan. Pero dahil yung kalabasa natin is hindi siya ma-starch, kagaya ng patatas, so isi-sear lang natin siya or parang isasampal lang natin doon sa ating pan. So yung ating meatballs, actually optional lang ito. Pwede natin siyang lagyan ng konting harina. Yung iba cornstarch ang nilalagay. Make it more lapot? Parang extender. So maglalagay din tayo ng breadcrumbs. Yung mixture natin ngayon, medyo binabaan ko lang yung timpla niya kasi meron tayong gagawing gravy mamaya. So mas gusto ko na yung sakto lang yung lasa tapos mas pasasarapin ng ating gravy. Yung paghampas na technique is basically para lang mas magsiksik yung laman, less chances na mag-crack siya. Ayan, 1-0. 1, isa lang. Ouch! Arte. Ay, p***. O, ginawa? Wala. You have one job. Okay lang, ito tayo dali. So, prito na natin. Ito lang, hindi maluto. Huwag mong idikit yung labi mo. Yan. Tigas chop eh. Sabi ng meatballs natin eh, ready na sila. Ito gamit ba? Napadrama ka, yes. Yung sauce naman natin, eto may bacon tayo dyan. And then, meron din tayong mushroom. Yung parang pinakapampalapot nung gravy natin is maglalagay tayo ng harina. Pwede kang magdagdag ng butter pag medyo nakukulangan ka sa mantika. Parang masyadong dry. So ito, yung W sauce natin. Worcestershire sauce. Oo. Okay. So yung ating gravy. Lagyan lang natin ng stock. Or tubig, beef broth. Stock. Bro. Ayan. Pepper, syempre. Very fresh, very healthy. Kadalasan kapag may mashed potato, meron yung buttered beans. Tayo naman, buttered sitaw, baby.
na, guys. Wow! Tuloy-tuloy lang ang food hunting ni Shuvi para sa trending burgers. At sa bandang kainta, isang smashing burger joint ang nangalampag sa online world matapos magpiestahan ng food vloggers ang bestsellers nila. Ayun na nga, Miss Jill, nabalitaan namin. Kaya kami nandito dahil trending daw kayo. Ano ba kayo? Saan ba kayo trending? Sa aming Smashman Burger. Ayun na nga, Smashman Burger. Kaya kami nandito ngayon para tikman yung Smashman Burger na yan. Feel ko ang pinakagusto kong try dyan yung mahirap big kasi yung Gob's Nut. May Gob pa, may... Sino man ang pangalan niyan, Miss Jill? My husband. Tatlong klaseng double burgers ang pambato ng Smashman. They have the Loyalist, a Chicago-style American burger, Fairfax, an East Coast-style double cheeseburger, at Gob's Mac. Medyo hawig sa The Loyalist, pero sinamahan nila ng shiitake mushrooms and smoked bacon. It's named Double Double because we always want the burgers na double patty. So double. When you order with Smashman, it's always double patty. Hindi wala siya pwedeng single patty. Yes. Wala din more than two. Wala. Well, you can request. If you wanted three patties. I'm excited to eat. Let's eat. So yun, tatayin na natin una yung Gob's Mac. Let's start. Sobrang malaman niya, guys. Try natin tong The Loyalist. Ito, medyo may pagka mustard feeling. Ibang-iba yung flavors nila, guys. At ayun na nga, save the best for last, guys. Nakikita nyo tong Fairfax May Green. So sa mga gusto dyan, kumain ng burger close to classic, this one is for you. Bakit parang iba yung patty dito? Mas rich siya sa flavor, hindi ko alam. Tingnan mo nyo, sabi ko na nga ba, mas maraming pepper. Grabe, busog na busog ako dun, chef. Excited na akong bumalik dyan sa farm at excited na akong matikman yung luto mo. Ano kayang lulutuin natin next? Pag sinabi kasing burger, di ba? Although it's from a foreign land, hindi naman yan natural na pagkain ng Pilipino, di ba? Pero somehow, nasama na yan doon sa food culture natin. Diba, pansin mo? Fast food. Pero kahit sa bahay, diba, may mga cravings ka na talagang gusto ko ng burger. Pero ito, normally, kasi pag ginagawa ko to sa bahay, some of the factors or yung mga pinagtutuunan ko ng pansin is, syempre, yung mga ingredients, dapat kagaya niyan. Fresh yung meat, hanggat maaari. Tapos, basic. Ang maganda kasi sa patty, pag ikaw mismo yung gagawa ng burger patty mo, is kung ano yung trip mo, pwede mong isingit, pwede mong isiksik. So ito, yan, typical, syempre yung meat ng baka or baboy or kung ano man yung prefer mong protein. Tapos lalagyan natin ito ng, ito, sibuyas lang, fresh rosemary. So dahil paano siya ginagawa? Fresh, wag natin siyang ilagay direkta. Himayin mo muna siya. Parang malunggay. Yes, eksakto. Kuhan mo lang yan. Chop mo lang. Okay. So, okay, guys, we're putting on the meat. Samahan mo na ng paminta. Ground. Oo. Mas maganda, freshly cracked. Mas buhay yung lasa, mas maangas, mas puro. Tapos, season ko na, should be at parang ang ganda niya natingnan siya. Mga colors. Diba? Meron din tayong fresh thyme. Labanan ako ng meat na to ah. Halo na natin yung ating thyme. Papartneran natin yan ng kamote. Tapos bago natin siya ihulma into patties, mas maganda kuha ka ng konti. Konti lang. Yeah. Kasi hindi naman natin to pwedeng tikman ng as is lang, diba? So kukuha ka ng konti. Konti ba ito? Okay. Anong klaseng konti siya? Oh, yan. Yeah. Yan, konti. Pwede na yan. Kung gagawa ka man ng any mixture, bago mo siya i-final yung shape, kailangan matikman mo muna kung ano yung timpla. Sali. Maliit na po. So, eto. Titikman natin. Grabe yung init. Agay. Anak siya. Sabi, eh.
Wala. Tapos magayon ka ng, ano siya? Medyo maalap ng kaunti. Tinuro? Pero, okay lang, mix mo lang yan. So, nasobraan ko ba ng mix? Hindi, ako yung nasobrahan ko ng asin. Wala kang kasalanan, tigmam. It's not easy. Tama-tama, partner naman niya yung kamote. So, okay lang, carry boss. Carry siya. Okay, so pwede na yan. Approved na yan, pwede na tayo maghulma. Tapos, lalagyan natin siya ng cheese sa loob. Wow. Diba? So, meron tayo ditong cheddar. Yan. So, what we'll do is... Sige, chef. Yan. Form ka ng patty. Ah, form. Hindi, kuhan muna. Yan, sige. Kuha ka ng isang... Yan. Maliit lang ba siya? Hindi, kahit isang portion. Kuha ka pa. Isa pang ganyan. Doble ba? Doblehin to? Yes. Oh. Yan. Oh my gosh, ang laki ng patty. Tapos, sa loob. Papasok natin. Ah, akala ko slice siya ba? Hindi pala. Well, kasama naman talaga siya sa component ng burger, di ba? Yan. Ipitin mo lang siya sa gitna. Sa ating dalawa lang. Oo, yan mo na sila. Sama natin si Ma'am Grace. Tatlo lang gagawin natin siya. Okay. Okay, gusto ko rin yan. Ay, mawawala yung cheese mo. Gitera. So, lalagyan ko lang yan. Pipisatin ko yung cheese. So, parang isang malaking kwanto. Isang malaking dome. Napasok ko yung cheese. Saka ako iko-cover. Dome? Makatago na yung chef ko. Ay, yung chef ko yung cheese yan. Ko. Yun, no? Kaula, tapos ako. Okay. Ito lang yan, guys. Yung gloves mo, baka dumit yun. Nice. Alright. Alam, hindi na surkin. Okay lang yan, okay lang. Dapat perfect din ako. Okay, hindi ako papatalo sa chef. Competitive? Kamote. Wedges. Ang tawag din sa tagal. Yes. Maglagay ako ng yes, go! Pwede mo na ilagay din naman? Kahit na ito. Okay. Yeah. Tapos, para mas bongga. Uy! Mamantika. Promise. Yung cheese. Actually. Okay. Ang sarap. Naghahanap lang siya ng sauce, no? Ay, guy. Parat din kamay. Oo, sa sulod. No? Oo, medyo maalat sa loob. Pero nabawi nito. Partner talaga siya ng kamote. Lagyan mo siya ng kamote. Kainin mo siya with kamote, ma'am. Daghanong donato, bi, ugo, parat yapon. Gani, no? Tamis man ang kamote. Diba? Okay lang siya. Balanse na siya. Sa pagluluto, gaano man kapayak ang rekado, mas sumasarap kapag inihanda gamit ang ingredients sa sariwa at maganda ang kalidad. Ano man ang ihahain, sino man ang kakain, basta niluto ng may pagmamahal, siguradong magiging trending sa puso ng sino mang titikim nito.